Hello, good morning. May your morning be colorful, joyful, and blessed. This is Mrs. Rose Anvi Parane of Payapa National High School, and this video is for grade 9 learners entitled The 3 R's of our Homeroom Guidance Program, Quarter 1, Module 3. So, nakapaloob dito ang discussion about the rights and responsibilities of a child o ang batang Pilipino. Okay, so ang lahat ng tao ay isinilang na malaya at pantay-pantay sa karangalan at karapatan. Sila'y pinagkalooban ng katuwiran at budhi at dapat magpalagayan ng isa't isa sa diwa ng pagkakapatiran. Ang bawat tao ay karapat-dapat sa lahat ng karapatan at kalayaang nakalahad sa pahayag na ito nang walang anumang uri ng pagtatangi gaya ng lahi, kulay, kasarian, wika, relihiyon, kuro-kurong pampulitika o iba pa, pinagmulang bansa o lipunan, ari-arian, at kapanganakan o iba pang katayuan. Bukod dito, walang pagtatanging gagawin batay sa katayuang pampulitika o pandaigdig na kalagayan ng bansa o teritoryong kinabibilangan ng isang tao, maging ito ay nagsasarili o itinitiwala di nakapamamahala sa sarili o nasa ilalim ng anumang katakdaan ng soberenya. Ang bawat tao ay may karapatan sa buhay, kalayaan at kapanatagan ng sarili. So before we proceed to our discussion proper, let us have our learning objectives. At the end of this module, you are expected to, number 1, explain the child's right and the roles and responsibilities as a member of the family and community. Number 2, to demonstrate accountabilities and responsibilities in the practice of child's right. And number 3, appreciate the relationship between child's right and responsibilities. This module will try to make you aware of your importance as a member of your family and the community. Likewise, this will redirect you to your functional knowledge on child's rights, roles, and responsibilities that can help you to become a better contributing individual, especially in this time of pandemic. Being part of the community, you have to know your roles and rights so that you can perform your responsibilities well. Every right that you enjoy is coupled with a responsibility that you need to face. Get to appreciate how to be more productive member to your family and to the community at the end of the module. So let's review. From the previous module, module number 2, it helped you identify the different challenges in your home and school activities and the ways to manage them positively. The module also led you to compare the pros and cons of the different study habits you have employed. Furthermore, it gave you the opportunity to share your insight on performing your daily task in life. So let's begin. Let's try this. The roles and responsibilities. So the title of our activity is Roles and Responsibilities. So what are the procedure of this activity? Number 1, you're going to copy the image below, yung nasa sunod na screen natin, on a clean, whole sheet of short bond paper. Number 2, pick up the words in the box and categorize whether they are roles
or responsibilities. Number 3, place the words on the petals of the right flower and answer the processing question that follow. Okay, so ito po yung ating image na gagawin. So, meron tayong dalawang set ng picture ng mga bulaklak. Ang nasa kaliwa ay roles at nasa kanan ay responsibilities. So, merong mga words that can be found inside the box. You are going to identify if it is a role or responsibility. For example, the words that are placed here inside the box are the following: child, grandchild, proper and frequent hand washing, siblings, parent, take care of my siblings, study well, sanitize object or items, wear a face mask, observe physical distancing, and student. Those are the word na ilalagay nyo sa ating mga petals ng mga bulaklak. So, piliin mabuti kung sila ba ay appropriate o sila ba ay suited para doon sa roles bilang isang individual. Sila ba ay nakakabilang sa responsibilities of an individual? So, for this activity, I will only give you 5 minutes to accomplish this one. And your time starts now. If you're done with this activity, you may now proceed to our processing questions. Number 1. What roles and responsibilities in the choices are the most relevant to you and why? Number 2. How do you describe the ways you perform your roles and responsibilities? And cite a current experience where these things are evident. Next, let's explore this. Okay, so the title of this is Responsibly Write. Below are the 4 main baskets of children's rights and the different examples of the several child rights. For each of the 4 main baskets, categorize and identify among the given example of child right and cite example to each right that you have experienced. Write this on a clean sheet of bond paper, then answer the processing question that follows. So ito yung sinasabi nating 4 na basket. Okay, on the first picture, may label siya na right to participation. And the picture, we observe that the boy is participating on a community or civic activity. Maybe ito ay activity ng barangay or munisipyo. So, pakikilahok o papag-participate. On the next picture, right to protection. So, ibig sabihin, may kalayaan o ang mga bata ay may karapatan para sa security o ang kanilang seguridad. So, right to protection. Next, meron tayo ditong right to survival. Isabihin, meron tayong karapatan para
mamuhay at makasurvive sa buhay. So by doing that, pwede tayong makapagtanim, makapag-harvest, makapagtrabaho upang mapanatili natin na ating buong pamilya ay makakasurvive sa hamon ng pandemya. Okay, right to development. So ang bawat tao ay hindi naman perpekto, pero meron tao na mahuhusay, pero meron pa rin silang igagaling pa. So itong right na ito ay para mas ma-improve pa ang pagkatao, or kung ito man ay professional growth, kung ito man ay sa karera o career na pinili, o kung ito man ay sa pagpapalago ng kahit anumang aspeto ng ating buhay. So ito ang right to development. Ito daw ang sinasabi nating four main basket of children's right. So sa direction natin kanina, you are going to cite example to each right that you have experienced. So magbibigay kayo ng mga halimbawa doon sa mga karapatan na nabanggit kanina na inyong nararanasan. Okay, so ating sagutan ang ating, ayan. So i-discuss ko muna ang right of a child. So ang right of a child, o tinatawag nating, ayan, karapatan ng isang bata. Unahin natin, ano, right to be born well. O, ang lahat ng tao ay sinilang na malaya at pantay-pantay sa karangalan at mga karapatan. Sila ay pinagkalooban ng katuwiran at budhi at dapat magpalagayan ng isa't isa sa diwa ng pagkakapatiran. So ito ay nabanggit ko na sa aking paunang salita. So ang mga bata ay merong kalayaan upang isilang. Next, right to live a full life. Ang bawat tao ay may karapatan sa buhay, kalayaan, at kapanatagan ng sarili. Next, right to legally registered name and nationality. Ang bawat tao o ang bata ay may karapatang maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Next, right to express their views and opinion. Tayo ay may karapatang makapagpahayag ng sariling pananaw. Sunod, right to think and believe what they want and to practice their religion. Ang bawat tao ay may kalayaan sa pag-iisip, budhi, relihiyon. Kasama sa karapatang ito ang kalayaan sa pagpapalit ng kanyang relihiyon o paniniwala, maging nag-iisa o kasama ang iba sa pamayanan upang ipakilala ang kanyang relihiyon o paniniwala sa pagtuturo, pagsasagawa, pagsamba, at pagtalima. Next, right to get and share information as long as the information is not damaging to other or to them. So, ang karapatang ito, ang kalayunan at kuro-kuro ng walang panghihimasok at humanap, tumanggap at magbigay ng impormasyon at kaisipan sa pamamagitan ng alinmang paraan at ng pagkakalat at walang pagsasaalang-alang ng mga hangganan. So, as long as it is not damaging or hindi nakakasira ng ibang tao, pwede natin exercise ang right na ito. Next, we have right to relax, play, and to enjoy in a wide range of leisure activities. Ang mga bata ay may kalayaan o may karapatang mabigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. Next,
right to special care and support for children with any kind of disability so that they can live a full and independent life. So, ang mga tao ay may pantay-pantay na nakarapatan at gayon din ang mga taong merong mga espesyal na pangangailangan. So, kailangan nilang pangalagaan at kailangan silang maging manatiling safe. At kailangan din nilang ma-exercise ang kanilang freedom. So, dun sa may mga special needs at dun man sa may mga disability. So, yun ang kanilang karapatan at karapatan din nilang maitrato ng maayos at kapantay ng mga normal na mga individual. Next, right to good quality health or healthcare, clean water, nutritious food, and clean environment. Karapatan ng mga bata na magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan. Next, right to education. Ang bawat tao'y may karapatan sa edukasyon. Ang edukasyon ay walang bayad, doon man lamang sa elementarya at pangunahing antas. Ang edukasyong elementarya ay magiging sapilitan. So, kung halimbawa ang iyong mga magulang ay may kakayanan man o kaunti ang kakayanan, sila ay makakasuhan kapag hindi nila isinend ang kanilang mga anak o pinapasok sa paaralan ang kanilang mga anak. So, ang karapatang ito ay para sa lahat. So, maging mababang antas at elementarya ay libre at walang bayad ay kailangan nilang maipapasok ang mga anak nila. So, ang edukasyong technical at professional ay gagawing maabot ng lahat at ang lalong mataas na edukasyon ay ipagkakaloob ng pantay-pantay sa lahat batay sa pagiging karapat-dapat. So, ang pag-aaral naman ngayon is not really as crucial as before. So, ngayon, marami na tayong mga scholarship coming from the local government and also, hindi na siya katulad dati na merong mga maintaining grade na kailangan matalino ka para maging scholar ka. Kailangan 90 above ang average. So, for this time, walang range na tinitingnan. As far as long as hindi below 75, ay magkakaroon naman ng libreng pag-aaral o makakatanggap naman ng ayuda o mga discounts or kung anumang scholarship na pwedeng ipagkaloob ng ating gobyerno. Next, right to protection from any harm. Mabigyan ng proteksyon ang mga bata laban sa pang-abuso, panganib at karahasan. So those are the rights of a child. So sana ay na-exercise natin o sana ay nararanasan natin ang mga ganitong kalayaan o na pwede nating i-experience. Ito ay mga bagay na free na ating mararamdaman at ma-exercise bilang tayo ay nasa bansa na demokrasya ang pinaiiral. Okay, so for our processing question, dun sa ating activity number 2, number 1, what are the child's right that you think you enjoy most? So, alin sa mga karapatan na ito ang inyong na-experience o na-enjoy na madalas? Number 2, what are the other child's right that you hope to experience more and how? So, kung yung mga karapatan na ito ay hindi mo nararanasan ngayon, ano ang mga gusto mo pang maranasan? At kung papaano mo gusto itong maranasan? Ano? Okay, you have to keep in mind, though you already had taken up child's right in your previous grade levels and lesson, let's try to revisit the rights of a Filipino child which is under the Presidential Decree number 603 or the Child and Youth Welfare Code.
It states that the child is one of the most important assets of the nation. Likewise, the UNICEF Convention on the Rights of the Children has also identified the following child rights. Number one, every child has the right to life, survival, and development. Number two, every child has the right to name and nationality. Number three, every child has the right to keeping families together. Four, every child has the right to be educated. Five, every child has the right to play and enjoy whenever they have the opportunity. Number six, every child has the right to be protected from abuse of adults. Number seven, every child has the right to live peacefully away from bad influences. Eight, every child has the right to be cared whenever their parents are not available or cannot sustain their needs. Nine, every child has the right to express their views and opinions and to their privacy. Number 10, every child has the right to grow up peacefully and getting what they want for the good of their lives. So actually, ang mga nabanggit na ito na mga rights ay yun din halos ay merong common or mga similarities dun sa ating Philippine child rights na nakasaad kanina. All child rights are human rights, which were especially created for children's protection and for them to become better individuals. According to UNICEF, Community on the Right of the Child, there are four main areas or basket or groups of children's rights. These are the right to protection from discrimination, abuse, neglect, exploitation, torture, the right to survival, comprising the element of life, nutrition, water, health, air, and the right to participation, including expression of views, decision making, access to information, freedom of association, and right to develop, which includes education, standard of living, adequate for child's physical, mental, spiritual, moral, and social development. Aside from rights, children also have roles such as being a son or daughter, sibling, grandchild, student, and a person among others. The roles of children nowadays are also no longer based on sex, since we are now embracing gender equality, wherein a girl can do the task previously intended for a boy, and vice versa. Both sexes can have home repairs, laundry, cooking, sewing, and many more. Children have rights and roles, however, there are also responsibilities that go along with them. This make up the three R's of a child. So based on the child and the youth welfare code, the following are the identified responsibilities of a child. Number one, strive to lead an upright and virtuous life in accordance to one's religion, the teaching of his elder and mentors, and his clean conscience. Number two, love, respect, and obey his parents and cooperate with them in the strengthening of the family. This includes following the health and safety protocols in this time of pandemic, such as observing physical distancing, frequent hand washing, wearing of face mask and face shields, sanitize objects and items, and consult medical attention when there are symptoms. Number three, extend to his brothers and sisters
His love, thoughtfulness, and helpfulness, and endeavor with them to keep the family harmonious and united. Number 4, exert his utmost to develop his potentialities for service, particularly by undergoing a formal education suited to his abilities in order that he may become an asset to himself and the society. This includes studying well for your future. Next, number 5, respect not only his elder but also the customs and traditions of people, the memory of heroes, the authorities, the law of our country, and the principles and institutions of democracy. Number 6, participate actively in civic affairs and in the promotion of the general welfare. Number 7, the last but not the least, help in the observance of individual human rights. Your 3 R's will make you appreciate yourself better. Know your basic rights, perform your roles well, and act on your responsibility. Your 3 R's will make you a vital part of the community. Okay, so we're on our You Can Do It part. So that the title of this activity is My Rights and Responsibilities Action Plan. Now, to assess if you really understand your rights, you are going to make an action plan on how you are going to exercise this right as a child, which will help you to become responsible for yourself, your home, and your community. Copy this activity on a clean sheet of paper or one short bond paper and fill out the blank spaces. The example has been given to you on the next slide. So this will be your pattern. Ito yung inyong magiging pattern wherein nakalagay dito ang title, My Rights and Responsibilities Action Plan. So it will not be as formal as the usual action plan, pero na dito ang inyong mga data kung paano isusulat. Gagawa kayo ng 4 columns at depende kung ilang rows ang inyong ma-occupy. On the first column, ilalagay niyo dito yung child's right. Dun sa ating previous na diniscuss kanina, rights of a child, na dun yung makikita. For example, right to be educated. So, sa inyong sarili, sa tahanan at sa community. So, yung second column natin, for yourself. Third column, for home. And for the fourth column, for the community. For example, ang child's right natin is right to be educated. So, for yourself, what will you do? Example, apply effective study habits. And for at home, assist siblings or any family members in their academic endeavor. For the community, share knowledge and health on healthy protocols during this COVID-19 pandemic. So, lahat ng rights. So, meron tayong 11 rights of a child at gagawa kayo ng inyong action plan based sa pangangailangan nyo o kung paano nyo mai-apply sa pansarili, pantahanan, at pangkomunidad. So, are my instructions clear? Okay. So, what I have learned. So, ito ay application na natin. Ano? On a clean sheet of bond paper, answer the following questions. Number 1, what is the role that you are still trying to fulfill as of the moment? Number 2, what suggestion or tips would you give to yourself to do it? Number 3, how do you promote child's right in school, at home, and community? Give at least 5 ways. Okay, so for the part of sharing our insight, you're going to choose a song or poem about
taking responsibilities or fulfilling a role. Pwede po itong Tagalog or pwedeng English. For as long as alam niyo yung lyrics, you're going to write on a piece of paper the parts or the part that you want to reflect on. So sa awitin o sa poem, sa tula o kanta, hahanap lang kayo ng part na pinakagusto nyong part na gusto nyong ma-reflect iyon. Makapag-reflect kayo doon. So, hindi naman necessary na buong kanta ang gagawin nyo o buong tula. So, pipili lang kayo ng pwedeng isang stanza o isang part o isang paragraph at doon kayo magre-reflect. Share how the song or poem resonates with your current status as a child. Okay? So, thank you for watching. I hope na nakatulong ang ating mga examples na binigay at mga discussion that we had on this lesson. If you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please subscribe, like, and share this video. My YouTube channel is Teacher Rose Ann VPTV. Thank you and God bless.